Well guys, unfortunately wala silang card lock. Ayun o, tamang-tama sa pula. Magpupula na. Eto. Akala ko kakasya itong ano ko eh. Pero alam mo, kasya ito, nagpagasolina kasi ako sa ano eh. Alright you guys, good evening. Ayan, dito tayo sa pickup natin at naludan na rin tayo. Tinawag na ako, palis na ako. Ayan, kita nyo sa mga previous video natin mga kaibigan, no? Galing tayo ng Moncton, New Brunswick sa mga kaibigan natin doon, no? Ang dami nila, no? Sa Cisco, yung galing sa Direct Path Agency. Kaya naman guys, ha, subukan nyo mag-inquire doon. Wala akong connection sa agency na yon, pero subukan nyo. Nakita nyo naman sa previous video vlog nakin, makikita nyo doon yung pangalan nila, yung agency nila, search nyo lang at mag-inquire kayo, mag-email kayo doon. Ayan, since nandito na tayo ngayon sa Guilinbori, Ontario. Wala, ilang beses na rin ako nag-grocery, nagkumbaga sa nagkakaubusan na, kaya naman na yan na lang natitira sa aking ano, grocery. May grocery ko kahapon, may isang chicken, konting grapes pa yung bigay sa akin, hindi ko pa naubos. Matamis kasi masyado kaya hindi ako nakain. May konti pa akong meat dyan, may pizza akong binili kagabi. Ayan, konti na lang, hindi na aabot ito. Kasi ang pangarga natin ito guys, diretso ito ngayon ng Calgary, Alberta naman. So from doon sa dulo ng Canada, which is Nova Scotia, all the way to nag-pick up tayo doon sa Nova Scotia, Lakeville, tapos nag-deliver tayo sa Newmarket, Ontario, which is malapit lang dito, mga 5 kilometro lang, nag-pick up ako dito. Diretso naman ito ngayon sa sa Calgary, Alberta. 5 drop tayo. Pero okay lang kasi maganda yung revenue nito. Wow! Yan, kabanti ko lang para may sarado natin. Sana hindi puno upang sa ganun eh. Hindi ako masyadong, hindi masyadong mahirapan dyan sa Highway 11 at Highway 7. Kabanti lang natin kasi at trust ko, may sarado natin para may sarado kung may maayos. Tapos punta ako sa loob, kunin ko yung papel. Tulong mo tayo. Babain ko, kunin ko yung papel. Dire-diretso na tayo mga lodi. Let's roll. Huwag nating sayangin pa pagkakataon na to. Saan maganda yung biyaheng binibigay sa atin. Banat na lang, banat na akong banat. Okay. Ayan ang temperature na binigay, picturean ko lang para may sense ko sa dispatch ko maya maya. Okay. Tapos sarado pa yon para makita natin ang sitwasyon. Non-stop din ang natin, biyahe natin ngayon ha. Magandang biyahe natin yan, non-stop. Oops, yun. Okay. Kating ko lang, sarado ko to. Ilagay ko lang itong isang barricade na to. Thank you.
Yan guys, tapos kunin ko yung papel sa loob at kunin ko yung shield nilang may lagay dyan. Let's go. Oops, yan guys, ayun, babalik tayo, nakuha ko na yung papeles. Ayan, sasarado ko lang to, lalagyan ko ng shield. Yan, mayroon akong delivery sa ano, sa Lunes, Pecha 4 sa Regina, tapos sa Martes, apat na delivery sa Calgary, first come first serve naman, walang problema to, kaya wala na akong ibang gagawin kundi, lalarga na, tara na, para makalayo pa tayo ngayon kasi gabi na, kita nyo yung nangyari dito. Hindi ko alam kung saan ako makakabili nito para dito. Yan guys. Yan. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Lumarga na tayo. Limang delivery. Kahit pa paano, maganda-ganda naman ang revenue nito. Panalong-panalong revenue niya. Kaya masaya-masaya ako. Kahit lagi ang biyahe natin. Basta meron naman tayong magandang revenue. May bayas. Okay. Kasi magbabakasyon ako ng ano guys eh, ng December 24 to January 2. Kaya family time. Sinisave ko na yun. Yeah, let's go guys, let's go. Roll. Dito pa naman sa lugar na to eh. Ang hirap kunin ng ano. Ang hirap kunin ng brake kasi dito minsan dito, marami dito, dito naman sa kabila. Ayun. Meron tayong big brake. Big brake pag umalis tong dalawang to. Yun. Alright you guys, dire-diretso tayo. Oh, may snow na rito. Yun ang problema ngayon dito. Hopefully doon sa Highway 11. Hindi. Alright guys, good evening. Ayan. Pinto muna tayo rito sa ESO rito. Magpagas muna ako. Baka mamaya hindi ako ubutin kahit sa dry din lang. Ayun o. Umabot na tayo sa pula. Maglagay lang ako rito kahit mga ano lang, mga 50 gallon para hindi tayo madali, mahirap na. Mamaya madali pa tayo ng ano. Maubusan tayo ng gasolina. Mhm. Regular ito ang diesel, saan kaya saan kaya maglalagay ng ano? Baka sa loob. Dito. Wala yung ano dito, sa loob siguro yan. Yung magbabayad sa loob. Well guys, unfortunately wala silang card lock. Kakayanin pa naman ito, dalawang oras na lang yung drive, kaya pa nito. Kung hindi, nako, tapos tayo. Ito. Hmm? Kala ko, kakasya itong ano ko eh. Pero alam mo, kasya ito. Nagpagasolina kasi ako sa ano eh.
Ah, tingnan na lang natin mamaya kung umabot ako sa Dryden. Meron namang Ignace dyan, madadaanan ng New Ignace. Ayun o, tamang-tama sa pula. Magpupula na. Dryden, 146 miles. Mga ano pa yan, mga dalawat kalahating oras pa yan. Sana abuto. Alanganin ako guys. Kaya gamitin ko na lang itong card ko kahit mga ano lang, mga $100 lang ang pakargan ko. Baka mamaya abutin ako dyan sa kalagitnaan ng nowhere Mahirap na. Just $100 lang sa credit card ko na. Pang survive lang. $100 lang sa credit card ko. Guys, maglagay lang tayo. Sandaan lang. Pang ano lang at baka mamaya mahirap na, tuloy nga ng sabi ko baka mamaya bigla tayong maubusan dyan sa kalagitnaan dalawat kalahating oras drive pa Ito sigurado aabot na ako sa Dryden. Doon na lang ako magpupultang o magkatapulot na kahit kalahati hanggang Winnipeg. Mahal kasi gasolina rito Total $100 lang. Amen. Wala silang ano dito. Wala silang card lock. Kaya hindi natin magamit yung gasolina o yung pagpapagasolina ng torque, kaya sarili nating pera gagamitin natin. Ang dagdag lang, kasya na to. Pero naman natin masilip-silip sa loob Pero malang ko, marami pa laman yan sa loob Hindi naman siya totaling drain na kapag ka lumabas yung pula niya Okay. Yun. Down, okay. Sorry. Down pala yun. Let's go. Abot na yan. Inisin ko nga muna ito ano ko. Ilaw ko. Ano ba yan? Wala man lang silang ano rito. Dry naman yung ano nila. Importante ito yung ilaw. Ito lang, doon ko nalang ayusin yung iba kong ano, yung mga salamin ko doon na lang sa driving. Malinis ko naman Okay. Tara guys. Tara let's go guys. Abot na yan. Abot na ang gasolina natin yan. Naabot na hanggang Dryden. Doon na rin siguro ako malamang matutulog. Woo! Roll. Sandaan lang. Yung resibo. Pabilang muna natin dito. Parang dili pa rin. Mm.
Let's go mga lute. Nakabot tayo ng dilim na naman. Simula tayo umaga kanina. Kasi kagabi, wala, hindi naman ako nagsagad kagabi ng drive kasi madilim na. Natulog na lang ako somewhere sa truck stop na nadaanan ko. Alright guys, ayan, nagbabalik tayo. Medyo madilim, talagang madilim. Ito yung stretch kung saan na talagang wala ka talagang mapagpapagasolinaan dito. Pero pa tayong isang kilating oras driving mula dun sa Dryden. Sa pagpapagasolinaan natin, ayan o. Sana umabot. Ayan, yung gasolina natin eh umabot na ulit o umilaw na ulit. Meron pa tayong 89 miles. Sana aabot. Ito yung mga lugar kung saan wala ka naman pagpagasolinaan talaga. Salubungan pa. Nag-uunaan itong mga truck na ito dito sa harapan ko eh. Ay, naabot ng gabi. But anyway, diretso lang guys. Madilim pa naman. Ayan guys. Madilim talaga, gabi na kasi. Ayan. Mayroon pa tayong 30 minutes bago tayo makarating doon sa pagpapagasolinaan natin. Talagang paubos na yung ating gasolina, pati itong DEF ko, ayan nyo. Ayan, gasolina, pati yung diesel exhaust fluid ko, malapit na rin sa empty. Eh meron pa tayong ano, meron pa tayong meron pa tayong 38 miles or nating oras na driving pa. Kapag tsatsagaan, sana abutin. Abutin na sigurado to. Abot na yan. Yan, 31 miles na lang nalalabi. Alright. Ayan. DEF level low. Refill DEF zone to prevent engine derate. Sabi niya pati ano na rin oh, pati ano, lahat na nagkasabay-sabay na, paubos na. Sana umabot. 30 minutes pa tayo sa pagpapagasan natin. 31 miles. Woo! Alright guys, andito na tayo. Dito na tayo sa Dryden, ayan oh. Halos maubos yung fuel ko. Nakaabot din sa wakas fuel at saka itong DEF ko. Yan. Pupultangin ko itong DEF ko. Sana available ang DEF nila. At pagkatapos maglalagay ako ng 300 liters dito. Yan, halos hindi umabot yung gasolina natin dahil ang lalayo ng mga ano, ng mga biyahe natin eh. At least kahit papano, andyan, nakaabot tayo rito. Maglalagay lang ako guys, tara. So guys, punayin natin ang DEF. Pagkatouchin naman ang DEF nila.
Pachi, ang diit. Kapasunod natin ang fuel, diesel. Bali, inaabot tayo sa diit ng 80 dollars. Nasa 60 gallon yung liter yung nilagay ko sa diit ko. Ito, maglalagay lang ako mga 300. Kasya na to. Hanggang Winnipeg. Tapos magkakarga na lang ulit ako doon. Mas mura kasi doon eh. Yan. Okay. So 300. Yan. Okay yan. Umabot ng 600. $606. Walang gasolina. Ayun o, 1.90 per liter. Mahal. Kaya doon tayo magdadagdag ngayon sa ano? Sa Idingli. Nandun na rin naman ako bukas eh. Alright. 300 liter kasya na yun hanggang Idingli. Alright guys. Ayan. Ay habol natin. Pahabol tayo dito. Nakarating tayo rito sa ano, sa Dryden, sa pagpapagasolinaan na to. Okay. Silan? 304.89 liter. At apart na lang ako dun sa Bandaron. At bukas na lang ulit natin yung magpatuloy to. Basta ako, dito na ako matutulog guys. $304. Okay, so paano mga kaibigan? Hanggang sa muli nating pagkikita ulit, no? Once again, it's Lakay Tracker here. Thank you for watching. Ingat kayo lagi yan guys, madilim eh. Inaabot tayo ng gabi. Yan, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Alright, okay. Bye po now. Peace out. Lakay Pinoy Tracker.